Manny Vlog, kami galap shout out. Na shout out po Tito Manny Vlog. Ayun, shout out po sa inyo. Salamat. Solid supporter ni Idol Pal Santos Matubang. Ayun, Tito Manny Vlog, paki-subscribe mga ka-Romy Boy. Namin, kung mag-asawa si nanay mo, Toy, pati mga anak niya, mamahalin niya. Wala po eh. Parang wala pong pakialam. Si nanay mo? Sino yung lalaki? Hindi po. Tingnan mo. Dahil lang po yung lalaki na lang. Totoo ba na mayroon siyang lalaki ngayon? Hindi pa po muna si mama ang talk sa akin. Kinausap ko siya. Tinanggihan man niya. Nung linggo, nag-usap kami. Wala daw siyang lalaki. Ito po yung dadalihin ni mama. Kasi takot po kay mama. Sa amin naman wala man kaming problema, mag-asawa siya, walang problema sa amin. Ang gusto lang namin na kung mag-asawa si mama mo, pati kayo, tatanggapin ng lalaki. Hindi ko po alam kung meron dyan. Alam mo bang, Nagtatabi na po sila sa igan, pero bakit wala pa dito yung lalaki? Lagi po siyang walang pakialam, parang ganun. Maalis ka lang po. Aalis ka? Saan ka papunta sa mga kamag-anakan mo din? Hihingi papa po. Nasaan ngayon yung totoo mong tatay? Nasa umalig po. May asawa wala? Wala po. Saka siya. Ha? Eh, ba't hindi nilang asawahin mo yung tatay mo? Eh, huwag po kayo mga. Wala pong magagawa. Yun pong kaligayan niya. Kapati hindi ko rin po ako ang buhay niya. Ayaw mong mag-asawa si nanay mo dito sa akin? Ayun, para sa akin na ano lang. Parang ayoko lang ano. Ayoko lang makita na nag-iba yung ugali ni mama. Nag-iba yung ugali? Parang mas maraming oras sa alas 4 kaysa sa mga anak niya. Nagbago ba siya nung nag-iba ang bahay, naglipat ka dito? Malaki yung pinagbago niya, Toy? Hindi po, ganun na din po yun. Nung kahit pa po nung nandun po sa Balita Bahay, ganun na po ginagawa niya. Kung kukunin ka ni Kalinga Pra, balimbawa ko sakaling mang, kung aalis ka, kung sabi ko si Kalinga Pra, doon ka muna sa kanila, okay lang sa'yo. Patayag ka? Hindi po, kasi magtatapos muna po. Oo nga, kung siya magpapaaral sa'yo. Ayaw mo din doon kay Kalinga Prab. Nahihiya po. Nahihiya ka sa kanya. Kaya doon na lang po ako lahat. Kasi ate ko naman po. Saka tunay ko pong ama yun. Doon ka kung sakali. Papunta ka doon. Pag nagsama na po sila. At pag nagsama. Ayaw mo sila magsama? Gusto ko man po, pero... Aalis ka? Yun ang gusto nila. Pero alis po kasi... Alis na po ako sa St. March kasi alam ko nang mag-ano sila eh. May connection na sila. May usapan na. Papabayaan na rin yung mga kapatid ko. Edi, wala na. Wala na akong magagawa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat mga hermano, hermana. Ito po si Tito Manny Vlog. Saman po kayo ng panig ng mundo. Naroon ngayon ay mag-iingat po kayo palagi. At napagpalaan po kayo ng ating Panginoon. Ganun din po, patuloy po natin suportahan si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab at si Ate Edna Vlog. Ganun din po si Kabusiness at si Papa Dance. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads upang sa ganun patuloy tayo makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na naghihikahos sa buhay. Ito po, pag-uusapan po natin yung tungkol po sa nangyari kay Ate Maylene. At ito nga po si Mark ay kinausap ni Kuya Bal Santos Matubang. Dito po ay pinahayag ni Mark yung kanyang saloobin at kung ano po ang nangyayari talaga sa kanilang buhay. Tinanong po siya ni Kuya Bal Santos Matubang kung meron na daw pong boyfriend itong si Ate Maylene. At ang sabi ni Mark ay meron na nga daw po. At ang pagkakasabi, ito nga daw po ay nagtatabi na sa higaan. Tanong po ni Kuya Bal Santos Matubang kung saan daw po nakatira yung bahay ng boyfriend ni Ate Maylene. At ayun nga po, napakalapit lang ng bahay. Doon sa bahay ni Ate Maylene. Kumbaga, doon lang po sa bandang una-unahan ang bahay nitong si Ben. Ben daw po ang pangalan ng boyfriend ni Ate Lolo Ben. At nakausap niya po doon yung... anak ni Ben. At ang sabi niya nga po nung anak, hindi naman daw po niya mapigilan yung kanyang ama. Kasi una't-una, lalaki nga naman po ito. Talagang hindi naman daw po niya maibibigay yung pangangailangan ni Ben.
tama naman po yung anak ni Puga. Tama naman din po yung pahayag ng anak ni Ben. At siyempre, naghahanap din po ng kaligayahan yung kanyang ama. At ang siguro, ang kanyang inibig ay etong si ano si Mylene. At ayun nga po, nandun din po si Mark. At nung kinausap po ni Kuya Bal Santos Matubang si Mark, at inamin po nito na talagang si Ate Mylene ay palayas-layas daw po ng bahay. Tinanong po ni Kuya Bal kung dati na daw pong ugali ito ni Ate Mylene. Ang sabi po ni Mark, dati na daw po itong ugali. Kahit nandun pa daw po sila sa maliit na bahay, ugali na daw po ito ni Ate Mylene na palayas-layas sa bahay. Pero tayo po, naniwala po tayo, no? Na si Ate Mylene, talagang nakapokus doon sa kanyang mga anak. Na sabi nga ni Mark, pagka mayroon daw pong pera, palayas-layas nga daw po. At pag walang pera, ang ginagawa naman daw po nito, nagtitinda. Ibig sabihin, pag may pera, pa-enjoy-enjoy. Ibig sabihin, ganun po. Pero pagka wala ng pera, saka maghanap buhay. Pangit po na style yung ganun. Parang wala po siyang maiipon pagka ganun ang sistema niya sa buhay. Hindi po ba? Hindi naman po masama na siya ay mag-enjoy. Kaya lang sana naman bigyan niya ng limitasyon. Bigyan niya ng limitasyon yung kanyang pag-i-enjoy. Kasi hindi naman siya dalaga. Hindi po ba? Hindi naman po sa hinuhusga natin si Ate Mylene dito. Yung pong sinasabi natin yung pong naayon lang sa sinasabi ni Mark. Hindi po ba? Kasi dapat po, pag may pera ka, ipong ka lang. Pwede ka naman pong mag-happy-happy. Kasi pangit naman po sa buhay ng isang tao yung walang happenings. Kumbaga, kung halimbawa nalilibang ka sa ganitong bagay, pag nakita mong mabuti, okay lang yon. Pero pag nakakasama, pangit po yun. Di po ba? Tulad nung sabi, nagiinom daw si Ate Mylene, sabi ni Mark. At hindi po natin alam yan, no, na nagiinom si Ate Mylene. Akala natin talagang itong si Ate Mylene, talagang napakabuting ina para sa kanyang mga anak. Hindi naman po siya sinasabi natin na hindi siya mabuting ina para sa kanyang mga anak. Ang sinasabi lang po natin dito, sana kung nagbibisyo siya ng inom, huwag na, Ate Mylene. Huwag na, kasi yung pangbibisyo mo sa pag-iinom, ano mo na lang, ituon mo na lang sa iyong mga anak. Kasi kawawa naman yung mga anak, lalong-lalo na. Si Chris ba yung bunso, tapos si Macy. Hindi po ba, napakaliliit pa nila para sila ay magkaganyan. Sabi nga, yung tinanong ni Kuya Bal Santos Matubang kung kumain na sila, alas 12 na, hindi pa sila kumakain. Bagamat mayroong bigas, hindi pa nagluluto. Kasi, yun nandun, puro mga bata lang. Kumbaga, kung kailan nila gustong magluto, saka sila magluluto. Pero wala naman daw po silang ulam. Paano nga naman po sila kakain kung kanin lang, wala namang ulam, di po ba? Hindi naman daw po nag-iwan si Ate Mylene ang pambili ng ulam. Kaya naman Ate Mylene, sana huwag naman ganun Ate Mylene. Kumbaga, asikasuhin mo yung mga anak, kasi yung mga anak yan ang magiging katuwang mo pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon ay yan ang magiging katuwang mo sa buhay. At napakaliliit pa ng iyong mga anak. Kawawa naman yung iyong mga anak, lalong-lalo na ganyan nga, nalilipasan ng gutom, mahirap yun. Magkakaroon pa ng sakit yan. Mas lalong problema yan. At sila, Kuya Bal Santos Matubang naman at Kalinga Prab, handa naman laging umalalay sa'yo. Basta nasa maayos lang na kalalagayan ng iyong mga anak. Kasi kung ikaw lang, okay lang . Okay lang kahit na ano pang gawin mo. Wala namang pipigil sa'yo. Kasi unat-una, kayang-kaya mo ang sarili mo. At saka kayang-kaya mo dumiskarte sa buhay, kumbaga. Pero yung iyong mga anak, maliliit pa. Talagang kailangan, kumbaga sa ibon, di po ba yung ibon? Pag maliliit pa, binubo kayong bunganga at sinusubuan nung inahin para ito ay kumain. Ganun din yung mga bata. Kailangan, paghahandaan natin yan ng pagkain para sila ay makakain. Ibig sabihin, kailangan, asikasuhin natin mabuti. Kasi mga bata pa yung mga yan.
Kumbaga, talagang walang-wala pa. Hindi pa kayang dumiskarte sa buhay. At ang nakakaawa po dito, ha, isa pa, itong si Mark. Talagang, kasi ang prinsipyo po ni Mark ay gusto niya makatapos sa pag-aaral. At ang sabi niya, ililipat na lang siya ng bahay, pupunta na lang siya dun sa kanyang ama. Kasi kung nandyan daw po siya, eh hindi daw po siya makakapag-aaral. Eh, totoo naman po yun kasi siyempre mag-aasikaso po siya dun sa kanyang mga kapatid. At ito naman si Ate Maylene, kung palayas layas, eh, talagang hindi siya makakapag-focus sa pag-aaral. At, napakaganda po ha, ng pangarap ni Mark. Sana Ate Maylene makita mo yung pangarap ng iyong anak na si Mark. Ganun din yung, siyempre, yung mga sumunod kay Mark. Pero kumbaga, dapat pagtuunan mo rin ng pansin itong si Mark. Hindi yung parang yung dapat na ikaw ang gagawa, ay napupunta kay Mark. Parang ganun kasi ang paliwanag, ha? Sa paliwanag lang yun ni Mark. Ha? Eh, hindi ko pa rin naman alam kung ano yung paliwanag ni Ate Maylene. Tayo, eh, umaayon lang sa paliwanag ni Mark. Ang sabi nga po, eh, ni Mark, yun nga po, umiiyak po siya na talagang desidido po siya na umalis dun sa bahay nila. Paano na yung mga kanyang mga kapatid, di po ba? Pinipigilan nga po siya ni Kuya Bal Santos Matubang na ano, na huwag siyang umalis kasi at tanggalin niya yung galit niya kay ano, kay Ate Maylene kasi siya na lang ang mag-adjust para sa kanyang ina. Kasi parang mas malawak po yung ano ni ano ni Mark, di po ba? Yung pag-iintindi niya. At atin, ang inaalok po ni Kuya Bal Santos Matubang eh kung tutulungan siya ni Kalinga Prab na pag-aralin ito, tatanggapin po ba ni Mark? Parang inaayawan po ni Mark eh. At siya daw po ay nahihiya. Pero sana sumangayon siya, no? Dun sa sinasabi niya, no? Ni Kuya Bal Santos Matubang na tutulungan siya niya, no? Ni Kalinga Prab. Sana sumangayon ka, Mark, dito. Kasi, pag ikaw eh, naging scholar ni Kalinga Prab, ay sigurado. Siguradong-sigurado na makakatapos ka sa pag-aaral. Basta pagsikapan mo lang mabuti na maging maayos ang iyong pag-aaral. At, yung mga ganyang problema, eh, dumadaan lang naman yan. Siyempre, sa ngayon, may problema kayong ganyan. Pero darating ang panahon, mawawala din yan. Yung ganyang problema. Kumbaga, masosolve yan. Basta maging maayos din lang si Ate Maylene. At huwag mo din kakalimutan na si Ate Maylene ay nanay mo. Nanay mo rin si Ate Maylene. Kahit na ganun, meron kayong sa ngayon, hiluwaan, ikaw na lang ang magpakumbaba kasi ikaw yung anak. Ikaw yung anak, Mark. Dapat ikaw na lang yung magpakumbaba kay Ate Maylene at ipaliwanag mo kung ano yung talagang gusto mong mangyari. At wala namang hindi maganda sa pag-usapan ng mabuti kung ano man ang yung problema. Kung ano man yung mga nangyayari, pag-usapan nyo na lang na mabuti. Siyempre, nandyan sila Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab para kayo alalayan sa inyong mga problema sa pinagdaraanan nyo ngayon. Sana Ate Maylene, magpakatino ka na. Kasi kami mismo parang naniwala sa yung naniwala talaga kami na ikaw ay maayos na ina. At hanggang sa ngayon hindi namin lubos maisip na magagawa mo yung mga ganyang bagay. Kaya sana hanggat maaga pa ayusin mo na ang iyong buhay. Kasi hindi naman sa kami nagmamalasakit lang para huwag kang mabas ng iba. Kasi nababas ka nang nababas kasi sa dahil nga sa ganyang ginagawa mo. At ang nagsabi na kasi mismo yung anak mo. Siyempre mas maraming maniniwala. Lalo na ngayon si Kuya Bal Santos Matubang ang nag-interview. Siyempre yung anak mo hindi magsisinungaling ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya sana Ate Maylene maging maayos ng lahat. Sige po, maraming salamat po. At patuloy po natin suportahan si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Kabusiness at Papa Dance. Ganun din po ang Unicap at ang Karepa na binuo ni Kuya Bal Santos Matubang para matulungan yung katulad ko na small YouTuber. Ganun din po yung ano yung team namin na Team Kabalikat sa pangunguna ni Rom Aboy. Maraming salamat po. Ito po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos. Dance.
Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang. Pray po natin, Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads.